tackle ships. Mas madalas ang mga kwento ng kabayanihan at karahasan ng gera. Naririnig mula sa mga magigiting na kalalakihang sumabak sa laban. Ngunit ang kwentong ito ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tungkol sa ina at sa kanyang anak at ang lihim na pitong dekada nilang itinago at ngayon lang maibubunyag. Pumunta ako sa Iloilo, isa sa pinakamaunlad na bahagi ng Pilipinas bago ang gera, para makilala ang huling nabubuhay na lola na naging saksi sa isa sa pinakamalagim na bahagi ng digmaan sa Iloilo. Siyempre yung mga hapon noon, di ba, kahit saan pupunta. Kasama si Narea Ogoy at Lucy Francisco, mga matagal ng organizer ng kababaihan. Tumuloy kami sa bayan ng Santa Barbara kung saan nakatira ang lola. Gandang hapon po. Kamusta la? Howie Severino po. Sa GMA. Sa GMA, sa Manila po. Dito po ako. Si Lourdes Divinagracia ay isa sa apat na babae sa probinsya ng Iloilo na umamin na naging comfort woman noong sinakop ng Hapon ang Isla ng Panay mula 1942 hanggang 1945. Sa apat, siya na lang ang natitirang buhay. 72 taon na siya, pero natatandaan niya pa ang buhay maski bago magkagera. Bago pa may gera, may hapon na. Okay, so ano bang trato sa inyo? Hindi pa sila kalaban noon? Sa nagligad ko nung lang mga hapon na nga may mga negosyo, hindi pa sila ya kontra naton. Hindi pa. Bago nagkagera, sentro ng komersyo ang Iloilo sa Kanlurang, Visayas. Isa itong cosmopolitan city na may banyagang populasyon. Mga Europeo, Amerikano, Arabo, Chino, at maging mga Hapon. Katunayan, maraming migranteng Hapon na nagtayo ng kani-kanilang negosyo rito. Meron ding mga mangingisdang Hapon na nagturo ng makabagong uri ng pangingisda sa mga Pilipino. Ang mapayapang relasyon nila sa mga Pilipino, binago ng digmaan. Bakas pa ang dati marangyang nakaraan ng Iloilo. Tulad ng Villanueva Mansion na ipinatayo noong 1920. Ang gandang tanghali po. Ako po si Howie Severino sa Manila. Napansin kasi namin sa labas, napakagandang bahay. Tapos headquarters pala ito ng mga Hapon, sabi nila. Totoo ba yun? Totoo. Kamamangha yung interiors ng bahay na to. Tingnan mo, inukit yan, mano-mano. Itong dingding, pati yung tinuwing kisame, oh. Napaka mabusisi yung disenyo niya. Yan ang tinatawag ng ornate. Kung maaari lang daw magsalita ang mga magagarang dingding. Ayon sa ilang matatanda, ang mansyong ito ay naging tinatawag na House of Relaxation o Comfort Station ng mga sundalong Hapon. Suloob daw ng mga silid dito na ganap ang sistematikong panggagahasa ng mga dalagang Pilipina sa kamay ng mga sundalong Hapon. Bakit yung sinasabing organized rape ito? Organized rape kasi the woman is not willing. Eh, pag may sex na the woman is not willing, it's rape. Yung force, one-sided. Binigyan kami ni Dr. Jose ng dokumento na galing sa U.S. Army kung saan nakalahad ang mga patakaran ng mga Hapon sa mga comfort station. No, may ticketing system, di ba? May oras, may araw para sa mga iba't ibang uri ng opisyal. Pati para sa mga sundalo, no? No kissing, tapos sandali ka lang doon, alis ka kagad, no?
gumamit ng kailangan condom. Kailangan naka-uniforme pa yung pupunta doon. Kailangan naka-uniforme. So very, very clinical, very so reflective of the Japanese military system. Parang assembly line lang sa pabrika ang mga comfort station. So ito yung garrison ng mga... Sa tapat lamang ng Villanueva Mansion na dating comfort station, ang provincial jail noon ng Iloilo, na ginawa namang garrison ng mga Hapon. Tingnan mo ba naman, lapit lang, dito yung presyohan, tapos doon comfort station nila. Ang lapit lang, tapos ang bilis lang na parang kung gusto nila magparaos, punta lang sila dyan, tapos doon nire-rape yung mga babae. Ano pala yan, ano? Na, yung tinatawag na house of relaxation ng mga Hapon? Sabi daw ni Lula Salud noon, maraming kababaihan yung nandoon. Yung... Kasi kapag ginahasa sila, siyempre maraming Hapon, maraming babae. Tapos yung marinig niya umiiyak. Kung minsan nga sabi niya, tinatakpan yung tainga niya. Ang karamihan ng mga biktima ay tumahimik na lang at nawala na sa kasaysayan. Ngunit may ilang naglakas loob upang iparating sa atin ng mga malalagim na pangyayari. At ibunyag ang mga sikretong pitong dekada nang ikinikimkim. Sila ang mga lola ng Lila Filipina, organisasyong nagtipo ng mga kababaihang naging comfort woman noong panahon ng Hapon. Taong 1992, halos 50 taon matapos ang gera, nang sila'y magsimulang lumantad at magkwento ng karanasan ng sistematikong panggagahasa. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakamit ang hustisyang hinihingi. Our demand is an equivocal apology to the Japanese government. The second is historical inclusion of the realities of the comfort women system or Japanese military sexual slavery. And the third is compensation for the victims and family. 174 na comfort woman ang kinilala ng Lila Filipina sa mga lumantad na mga lola noong dekada 90. Ngayon, halos kalahati na lang sa kanila ang natitira. At iisa na lang ang buhay galing sa Iloilo. Si Lola Lourdes Divinagracia. Ayon sa kanyang salaysay sa Lila Filipina, bago ang gera, namasukan siya bilang yaya sa isang pamilya ng migranteng Hapon. Ang pamilya ni Tokumori Miyasato, isang mangingisdang may asawa ring Hapon at tatlong maliliit na anak. Nang sumiklab ang digmaan, naging waitress naman si Lourdes sa Kotoboki, isang restaurant sa Iloilo ng mga Hapon. At dito siya ginamit bilang comfort woman. So ang mga Hapon na ito kasi marami sila pagdating, kanya-kanyang kuha ng mga babae na mga ano, tapos pinagre-rape nila dyan mismo. Kasi marami sila o mga nagsiserve. Hindi pala nauna natawa na muntik pagkaon niya. So binibigyan daw nila ng pagkain, hinirape pa sila. Hindi lang sila makaimik kasi dahil papatayin sila pag nag-resist o nag-struggle, papatayin. Ang kwento ni Lola Lourdes na mumukod tangi sa ibang mga comfort woman. Dahil matapos ang gera, may kinupkup siyang mga Hapon. Ang tatlong na ulilang anak ng dati niyang amo na si Tokumori Miyasato. Inampon niya ang mga ito. Okay, gusto naman namin magtanong tungkol doon sa inampon niyang mga Hapon na bata. Ay lang dalagan kami ito yan, nalagyo kami ito yan sa balay ni Karam. Ang dalawa ka bata, nga di aga wawaw. Tira na sa balay ni Karam. Ngayon ko nalooy ako. So nakita niya dahil wala nang may nagkuhan, wala nang umalaga. So kinuha, inaawa siya kasi umiiyak na umiiyak. Ilang kilometro mula sa bahay ni Lola Lourdes nakatira si Salvacion, ang bunso sa mga ulilang anak ni Miyasato, at ang natitira na lang na buhay. Mas kilala siya ngayon sa pangalang Si Chang. Magandang hapon po. Kayo po si Lola Si Chang? Yeah.
Ah, Howie Severino po. Limang taon pa lang si Si Chang nang maulila. Ang sinundan niyang kapatid namatay agad matapos ang gera. Siya at ang kuya ikot niya ang pinalaki ni Lola Lourdes sa paniniwalang sila ay Pilipino. Hindi sila nakatapos sa elementary dahil sa panunukso ng ibang bata. At lumaki silang mahirap sa bukid. Naging kasambahay at hardenera pa si Si Chang sa bayan ng ilang taon. Nagpasok ko sa school. Sabi ng mga hapon. Ayaw ko mag-ano. Kasi hindi ko hapon eh, sabi ko. Pilipino ko eh. Kasi tinanong ko yung Sinday Uding, Sinday Lourdes. Totoo ba na hapon ako? No, hindi. Pilipino. So yun ang tinanim sa isip ko eh. So tinutukso ka sa school? Mm-mm. So anong masama ba yung loob nyo na tinutukso kayo? Kailan nyo nalaman yung katotohanan? 19... Ilan taong kayo nung nalaman nyo yung totoong kwento? 36. 36 na kayo nung nalaman nyo? Sa envelope na ito, nakapaloob ang katibay ng totoong pagkatao ni Si Chang. Ano po ito? Yung hangko ng kapatid ko. Ang kung kusiki. Ano po yan? Kusiki tohon ng kapatid ko. Family register. Ah, sa Japan ito. Hmm. Kayo, saan kayo pinanganak? Dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas na kayo. So. Ang ibang papeles ay galing sa kanyang tiyahin sa Japan at kapatid ng ama na si Haruki, na nahanap siya rito noong dekada 70. May nakita kaming pinirmahang affidavit na naglalahad ng lahat na natuklasan niya tungkol sa kanyang mga magulang. At dito natuklasan namin ang isang bahagi ng buhay ni Lola Lourdes na hindi niya na naikwento ni minsan. Invasion of Panay Island, Central Philippines. 7th Amphibious Attack Forces land troops of the... Sa gera laban sa mga Hapon, matayog na pinangunahan ni Colonel Macario Peralta ang mga Pilipinong gerilya sa isla ng Panay, kung saan Iloilo ang pinakamalaking lungsod. Hawak ito ng mga Hapon ng 3 taon. The philosophy of Japan, the fear, because of the... Filipinos are not a friend, bro. We are never a friend. Filipino civilians, welcome our men. Isa sa mga matatapang na lumaban sa tabi ni Peralta, ang veteranong si Manrico Lataki. Colonel Macario Peralta, their commanding officer. Oh, they look like... Si Manrico ang batang gerilyang gumagawa ng mga mapa para sa kanilang operasyon. This is the map of operation. Well, it's in good condition. Operation of the war. The liberation of Palay. So kayo number one under Peralta. Oh. Yes. May mahigit 1,500 gerilya raw sa Panay noon. Mr. Howie from Eyewitness of Chelsea. Marami ring babaeng tumulong sa kanila bilang mga espiya at nurse. Mahigit kalahati sa kanila ang namatay noong panahon pa ng gera. But we feel lucky that we are still able to meet you. Ngayon, iilan na lang sa kanila ang natitira at may lakas pang ikwento ang nakaraan. So you're still able to walk everywhere? Provided it's not hot. Yeah. Isa na rito si Claro Daulo Sr. na malakas at matalas pa sa 72 taong gulang. So you remember this house? Oh, yes. What happened here? The family did not anymore return after the war. Was there fighting? No, the aggression. This became aggression of the Japanese.
garrison of the Japanese. Mm. Now it's a chapel. Dito pa sa tower, mayroong telescope. Yung telescope pa, sabi nila, could even na kwan, could see Liganes, per distance. Ang dating Lizares Mansion, ngayon ay nagsisilbing kapilya ng Angelicum School sa Iloilo. Ngunit iba ang pakinabang nito para sa mga Hapon. Ito na yung torture chamber ng mga sundalong Hapon. Napaka-solid niya, parang bunker, sementado. At talagang hindi ka hindi mo mapapansin na may nagaganap dito kung hindi ka talaga dudulong sa loob nitong grills. Pero kung hindi emplacement towers. Dati ano yang may structure dito na bahay, tapos ito yung sinamahan muli ako ni Rhea Ogoy sa isa pang paaralan. Ang La Paz Elementary School. So ano nangyari dati dito? Sabi ni Lola noon, may mga ano rin dito, may mga Pilipino rin silang ano dito, pinapatay. Okay. Hindi ka pumper station? Hindi. Wala silang kamalay-malay sa karahasang minsay naganap sa mismong kinatatayuan nila. Sabi lang ng mga guru, previous na teachers na who retired along at time ago, ito daw ang area ng grade 2, yan ang killing fields. O noon pa yon, bago naging isang paaralan ito. Nagtayo ang mga Hapon ng isang shrine dito pagkatapos ng gyera. Tapos may pumunta dito, way back 2010 or earlier than that, isang bus sila, mga Japanese. Ano yun, tawag? Fox. Mga relatives na. Tapos inalam nila kung sino ang nasa ilalim. Japanese. So kinuha nila, nagkuha sila ng paper at nag-trace nila dito sa pencil. Dito nakapag ito yung pangalan kung sino ang nasa ilalim dyan. So libingan talaga to? Libingan talaga to. Bagamat alam nga ng mga Hapon kung kaninong kamag-anak ang mga namatay dito, walang plake o marka ang mga Pilipino. Ang kakaunting kaalaman, kinikwento na lang ng mga dating guro. Sa pag-iikot namin sa Iloilo, napansin naming marami pa ritong sinaunang mga gusali at tahanan. Alin pa kaya sa kanila ang may mga karumal-dumal na kaganapan noong digmaan? Kakarampot lang ang pormal na nailathala rito. Ang karamihan ng kwento tungkol sa gera ay nasa alaala lamang. At lumilipas na ang henerasyong may alam. Iilang Hapon lang ang natira sa Iloilo pagkatapos ng gera. At halos lahat ay mga naulilang bata, katulad ni Si Chang. Malamang nabuhay lang siya dahil inampo ng Pilipina. Ngunit dahil sa matinding galit sa Hapon noon, pinagtangkaan siyang saktan ng mga Pilipino. Katunayan, hindi na nakausad ang magkapatid sa pag-aaral dahil kinukutya sila sa paaralan. Sa tatlo, isa lang yung nagpatuloy ng pag-aaral hanggang grade 5 lang. Tapos yung dalawa, yung isang lalaki, hindi rin nagpatuloy, ang panganay, kasi dahil tinutokso ng mga kasamahan na, ay, anak ng Hapon, yung parang discriminated. So hindi na nagpatuloy. Ang babae, dahil inaaway ng mga kasamahan, mga, at saka ginigisi daw, yung baro, pinupunit yung baro ng batang babae. Kaya dalawa silang hindi nagpatuloy ng pag-aaral. Gayunpaman, pinortektahan pa rin sila ni Lola Lourdes hanggang sa kanyang makakaya. At tinuring silang tunay na anak. Bulag na ngayon si Lola Lourdes dahil sa epekto ng katarata. Ngunit tila matalas pa rin ang alaala ng huling comfort woman sa Iloilo.
Sa ilang beses na rin siyang nakapanayam ng mga NGO, abogado at media mula pa noong dekada 90. Hindi pa pala niya nasasabi lahat. Sa pagsakop ng Imperial Army ng Japan ng Iloilo, inobliga pati ang mga migranteng Hapon na tumulong sa mga kababayan nilang sundalo. Isa na rito ang ama ni Si Chang, ang mangiisdang si Tokumori Miyasato. 1938 pa lang nandito na si Tokumori kasama ang asawang si Uta at dalawang nakatatandang kapatid ni Si Chang. At dahil marunong na siya mag-ilonggo, kinuhang interpreter si Tokumori ng hukbo ng Hapon. Nalaman namin ang talambuhay ng pamilya Miyasato mula sa affidavit na aming nakunan noong unang bisita namin kay Si Chang. At dahil din sa dokumentong ito, kaya kami babalik. Nabasa kasi namin ang isang detalye ukol kay Lourdes Divinagracia na umampon sa kanya, na hindi binanggit sa dami ng paulit-ulit na pahayag ng comfort woman sa loob ng dalawang dekada. Si Nanay Lourdes, ano naman siya sa inyo? Katulong namin, yung yaya namin yan. Ang sabi ng tiyain ko, si Haroko, katulong namin yan. Bilang wala dito ang wala, sa serbisyo yung papa namin, siya ang gining ano sa amin. Bilang siya ang nag-asikaso. Kasi sabi ng papa ko noon namin, bilang siya ang gin ano sa amin na mag-alaga. Alaga. Tapos yung pang inasawa na lang ng papa namin. Inasawa ng papa niyo? Kasi wala na kami mama mo. Sabi ng ano ng papa namin, pag sa destino, kung ano ang mangyari sa kanya, hindi lang kami paiwanan. Sinabi niya kay Lourdes? Oo. Binalikan ko si Lola Lourdes para kumpirmahin ang sinabi ni Si Chang. Sabi ni Miyasato, ikaw na yung bahala mag ano, attender o mag-atipan ng mag-alaga ng mga bata kasi yung kanilang yaya tumakbo na pumuntang Cebu. Kimadaan mo kuna ikaw lang attender ko bata. Pait mo na ang ipakasal tanda ikaw ayo ay na sa amo. Sino sabi dito? Si Miyasato. Si sabi ni Miyasato, ipakasalan kita kasi walang mag-aalaga ng mga bata at wala naman akong asawa. Kasi namatay na yung kanyang asawa. At ano yung sagot niya? Tiyano lang, sabat mo lang kay Miyasato la. Kung pakasal iya. Ha, sabi niya? Kasal ta. So, pagkatapos ng gera, siyempre maraming Pilipinong galit sa Hapon, ano? Tinago ba niya na naging asawa siya ng isang Hapon? Mabudlay kung mga manaan ka mga soldado. Nga alahaw. Pati yan naman ikaw. Sa buong buhay ni Lola Lourdes, ngayon lang niya ibinunyag ang katotohanan ito. Isang taon lang nagsama sina Lourdes at Tokumori Miyasato. Sa tulong ng napangasawa niyang Pinoy kinalaunan, pinalaki ni Lourdes ang mga batang Miyasato kapiling ng mga sarili niyang anak. Ngayong 75 taon na si Si Chang, isa na lang ang kanyang hiling. Sabi ko, minsan kung gabi hindi ko makatulong, sabi ko, Lord, mawa ka sa akin. Tulungan niyo kung makaano man ang pensyon ng papa ko. Kasi matanda na ako, no? Gusto ko na makaano makapuway na ko kasi doon hindi ko na kaya magtrabaho. Iilang anibersaryo na lang ng gera, wala na matitira sa mga nakaaalala pa ng panahon ng Hapon. At ang mga natitirang lihim, malilibing na rin. Mga kwento ng kataksilan, pagmamahalan, mga desperadong paraan para lang mabuhay. Bago natapos ang aming usapan, may pahabol sa akin si Lola Lourdes. La, ang istorya bala ni Manang Chichang, nakarga na pa kuno ng manghod tula mo, bata bala mo, nakarga-karga na pa.
nakagwa pa siya nga buhi. Nakagbuhi. Pag-uwi, napatay. Maikliman, nagbunga ang pagsasama ni La Lourdes at Tokumori Miyasato. At tulad ng napakarami noon, namatay ang kanilang anak. Hindi bunsong anak si Sichang ni Tokumori Miyasato. Meron pala siyang Pilipino kapatid. Mula sa Iloilo, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.